Masarap tignan na ang dating na pag-iwan ng lungsod ng Maynila ay unti-unting nakakabangong muli. Sa mahigit 2 taong paninilbihan ni Mayor ISKO MORENO Dumagoso ay kitang-kita ng marami na may pinupuntahan ang pondo ng lungsod. Nagamit kaya ng tama ang pondong ito? Dahil nagustuhan nyo ang part 1 nitong ating video, ngayon ay samahan nyo naman ako para sa part 2 ng mga nagawa ni ISKO MORENO sa Maynila. COVID-19 Field Hospital. Ang buong mundo ay patuloy pa ring lumalaban sa hamon ng pandemya at alam nating mahaba pa ang labang ito. Milyon-milyon na ang binawian ng buhay, ngunit nailigtas pa sana ang marami sa mga ito kung may sapat na kapasidad ang mga ospital. Kaya naman ipinatayo itong bagong ospital na nakatuon sa mga pasyenteng nahawaan ng COVID-19 upang mabawasan ang bilang ng mga nasasawi. Ito ay itinayo sa loob ng 52 days at may pondong 154 milyon pesos. Matatagpuan ito sa Burnham Green ng Rizal Park at may 344 na bed capacity. NILAD for Maynila Project. Ang NILAD ay isang uri ng mangrove na dati ay masaganang namumuhay sa Manila Bay at dito rin ang galing ang pangalang Maynila. Kapartner ng DENR ay inilunsad ng lungsod ang proyektong magpapanumbalik sa berdeng baybayin ng Maynila. Malaki ang naitutulong ng mangrove sa paglaban sa climate change dahil nakatutulong ito sa pagsangga sa malalaking alon tuwing may bagyo, nagiging tahanan ng mga isda at iba pang hayop, at malakas itong humigop ng carbon dioxide na sanhi ng pag-init ng mundo. Balak itong itanim sa Baseco Beach, Quirino Grandstand, Manila Baywalk at malapit sa Manila Yacht Club. Base Community. Ipinamahagi na sa mga benepisyaryo ang 229 townhouses sa Base Community na matatagpuan sa Baseco Compound. Ipinamigay ito sa mga nasunugan sa nasabing komunidad. Ang unit na may 2 palapag ay may lot area na 20 square meters at floor area na 42 square meters. Mayroon itong 2 kwarto, sala, kusina, laundry area at banyo. 2,000 ang monthly contribution para sa mga kumikita ng 18,000 pesos pababa at 3,000 pesos naman para sa mga kumikita ng mas mataas sa 18,000 pesos. Anda Circle Redevelopment Project. Ang Anda Circle ay isang rotonda sa boundary ng Intramuros at Port Area kung saan ipinatayo ang isang monumento upang magbigay pugay kay Simon de Anda y Salazar na dating Governor General ng Pilipinas na pumalag sa pananakop ng mga Briton noong 1762. Dahil sa donasyon ng mga pribadong sektor, ang Anda Circle na dati ay walang nakakapansin ay napaganda at naging bagong tourist attraction. Pinalagyan ito ng isang pool na may diametrong 34 meters para sa makulay na dancing fountain sa paligid ng monumento na sumasabay sa tugtog. Mayroong pedestrian lanes sa paligid ng circle upang madaling makatawid ang mga tao. Nilagyan din ng magagandang halaman at maaliwalas na ito sa gabi. Free stalls for street vendors. Nawala ng hanap buhay ang mga illegal street vendors sa Divisoria nang ipinalinis ni ISKO ang mga kalsada rito. Kaya naman nagpagawa ang lungsod ng Maynila ng 100 na makabagong stalls na matibay at gawa sa bakal at inilagay sa Ilaya Street ng Divisoria. Kung noon ay binibentahan ng mga street vendors ng tent sa halagang 15,000 pesos, ito ngayon ay libreng ipinamahagi at may submitter pa para sa linya ng kuryente. Legal na sila ngayon at kailangan lamang magbayad sa City Hall ng 40 pesos kada araw o 1,200 pesos kada buwan, hindi kagaya noon na mayroong mga ilegal na naniningil sa kanila. Baseco Baywalk Linear Park. Nakilala ang lugar na ito bilang tahanan ng mahihirap at pugad ng maraming krimen, kaya isa ito sa gustong baguhin ni ISKO. Nais nitong bigyan ng dignidad ang pamumuhay ng mga tao sa lugar, kaya bilang paunang hakbang ay pinaganda nito ang Baseco Baywalk sa Manila Bay. Maganda na ang malalakaran mo rito dahil sa mga pulang bricks
at may mga bench na pwedeng pagpahingahan. Napakaganda rin ng mga ilaw na ikinabit dito kahit na hindi ginastosan ng mahal dahil recycled lamang at nagtanim din ng mga puno. Hidden Garden in Liwasang Bonifacio. Formal na binuksan noong February 16, 2021 ang bagong pasyalan sa Maynila na may lawak na 1 hectare. Kasama ito sa layunin ni Yorme na magdagdag ng green spaces sa lungsod para kahit nasa syudad ay may pasyalan ng mga tao at makalanghap ng sariwang hangin. Mayroon din itong sariling coffee shop na Hidden Garden Cafe para mas ma-enjoy ng mga tao ang pagtambay rito na nakapagbigay rin ng mga bagong trabaho para sa mga Manilenyo. Ang lugar na ito ay dating nakakatakot, marumi, tambayan at tulugan ng mga palaboy. Ngunit ngayon ay binuhay ito ng magagandang halaman at maliliwanag na mga ilaw. Kape Tolyo. Nauna nang pagandahin ang Liwasang Bonifacio at paglalagay ng dancing fountain. Kaya para mas makompleto ang pamamasyal doon, ay nagpatayo ng bagong coffee shop sa tabi ng park. Ito ay may dalawang palapag at fully air-conditioned na naghahain ng Filipino food at lokal na kape galing sa iba't ibang lugar kagaya ng Batangas, Sagada at Maguindanao. Masigla ang ambience nito dahil na rin sa magagandang mga ilaw at maganda rin ang disenyo sa loob na swak para sa mga meetups. Masarap tumambay sa loob dahil sa lamin ang dingding nito kaya feel na feel mo ang nature vibe dahil tanaw ang mga puno sa labas at ang pinagandang park. High-tech CCTV cameras. Isa sa hangarin ni Yorme ay gawing smart city ang Maynila kaya naman nagpadagdag ito ng libu-libong CCTV cameras sa mga pampublikong lugar at mga lansangan. Ang mga kamera na ito ay may facial recognition na kayang halungkatin ang criminal records ng bawat tao sa Philippine National Police, National Bureau of Investigation at Philippine Drug Enforcement Agency. Kaya rin itong makita ang mga plate number at conduction sticker ng mga sasakyan kahit na madilim. Manila Islamic Cemetery. Sa paniniwala ng Islam ay kailangang mailibing ang labi ng taong namayapa sa loob ng 24 hours at marami tayong kababayang Muslim sa Maynila. Kaya naman itinayo ang sementeryong ito para sa kanila. Matatagpuan ito sa San Andres, Manila at may lawak na 2,400 square meters na pinondohan ng lungsod ng 49.3 million pesos. Napakaganda ng disenyo nito na naaayon sa paniniwala at tradisyon ng mga Muslim at mayroon din itong cultural hall. Mula nang buksan ito noong June 7, 2021 ay hindi na kailangang lumayo pa ng ating mga kababayang Muslim upang ilibing ang namayapang mahal sa buhay. Nakakatuwang makita na tila unti-unting nabubuhay muli ang kabisera ng Pilipinas na lungsod ng Maynila. Tingin mo ba ay magagawa rin ni ISKO MORENO nang mabuti ang kanyang trabaho kung siya na ang presidente ng Pilipinas? I-share mo naman yan sa comment section. At dyan na nagtatapos ang ating kwentong kaalaman sa araw na ito. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating Facebook page at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At laging isaisip na ang magandang bukas ay nag-uumpisa sa pagtuklas.